Hi guys, KitKat here. For today's video, meron tayong i-review na bagong lip product. And ito yung itsura ko habang nag-e-edit. And napansin ko, wala pala akong intro. Diretso na ako pag-review kasi sobrang tagal ko na nung huli ako nakapag-review. So without further ado, let's proceed to the video. These are the 22 pesos tints. From G21, ang nakalagay kasi dun sa mismong shot, original super powder matte water stain. So, ayan siya. 5 shades yung available dun sa shop. And I think hanggang 5 shades lang yung meron sila. Pero hindi rin ako familiar dito sa G21 na brand. Pero so far, sa nakikita ko din namang mga review dun sa shop, okay naman yung product nila. And if ever naman na maging hindi, medyo hindi naman siya sobrang nakakapanghinayang kasi ano ba naman yung 22 pesos guys kung gusto mo talagang makapag-makeup or makapag-apply ng tint sa lips ninyo. So, etong tint na to, ayan, yung color na yan is one of the shades nitong G21 Super Powder Matte Water Tint nila. And if you want to see kung anong masasabi ko sa product na to, just keep on watching. Kung may maririnig kayong batang nagsasalita, malamang maririnig niyo siya kasi nandito lang siya. Ali-aligid, naglalaro siya sa harap ko. And kung meron kayong mga maririnig na yun, yung mga ganun. KJ, can you close the door? Please. Thank you, baby. So, kung may maririnig kayong mga ingay, aside dun sa boses ng anak ko, ano kasi siya, extension kasi itong kwarto ng tahian ni mama. So, nandyan lang siya sa kabila, kaya rinig na rinig niyo yung pagpapatakbo nila ng sewing machine. So, ayun. Nakamic naman ako, so sana mas nangingibabaw yung boses ko. So, ayun na nga. Unahin natin yung packaging, guys, before ko siyang buksan. The packaging looks like this. Usual lang naman siya na packaging. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, wala siyang nakalagay na expiration date and wala din siyang nakalagay kung sinong nag-manufacture sa kanya. Para if ever man na may gusto kayong inquiry or concerns, mga ganon, alam niyo kung kanino niyo siya hahabulin. Wala siyang nakalagay na ganung information, pero the usual itsura ng roller type na tint. Ganyan yung itsura niya. Tapos, ang napansin ko lang, dito sa lima guys, merong naiiba. Kitang-kita naman na naiiba siya. Ito, masa dulo guys, iba yung color niya. Pusha pink yung pinakatakip niya. So, mamaya, tignan natin yung formulation and yung amoy na ito guys, may pagka-bubblegum yung scent niya. So, let's now proceed sa swatches. Dito ko na lang siya ilalagay. And then, ito try natin siya sa lips natin. Unahin na lang natin itong naiiba. Ano nang naiiba? Si Sophia. So, swatch muna natin siya here. Isang beses, papakita ko siya sa inyo kung gaano siya kadaling i-remove. Sobrang bilis lang yung i-remove. So, doon pa lang masasabi nyo na hindi siya ganun ka-long-lasting. Next shade naman is si Jam. Swatch naman natin siya dito. Kung napapansin nyo guys, may mga mark na kasi niswatch ko na siya kanina isa-isa. The next shade that we're going to try is Ali. Mm-hmm.
Our next shade is Christine. Then our last shade, Yumi. So guys, yung nakita nyo, yun yung swatches and application nitong ginamit nating G21 Super Powder Matte Water Stain. Yung pigmentation niya is okay sa akin kasi super pigmented. Gusto ko din na super lightweight niya, powdery matte. Pero hindi naman siya yung as in super super dry. Tingnan. Nga lang, ang hindi ko nagustuhan sa kanya is yung mismong applicator. Kasi diba roller siya, medyo messy siya. Ayan, as you can see, feeling ko may tendency siyang mag-leak kapag hindi nyo siya natakpan ng maayos. Medyo nahirapan akong i-apply siya evenly sa lips ko. Tapos lalo na yung sa mga edge ng lips, malaki yung tendency na maglagpas-lagpas siya and maging messy. And syempre, ano pa bang hindi mo magugustuhan sa presyo, diba? 32 pesos lang siya guys, so super affordable. And since 32 pesos lang naman siya, it's worth to try kasi hindi mo naman malalaman kung magiging okay siya para sa lips mo or para sa iyo kung hindi mo siya itatry ng sarili mo mismo. Para naman dun sa shop kung saan ko ito binili, link ko na lang sa description box below para kung sino mga gusto mag-try. Yun nga lang, since 22 pesos lang siya, meron talagang shipping fee na mangyayari. So usually 60 pesos yun sa Shopee. Tapos guys, sa 5 shades na available, meron akong tatlong nagustuhan na shades. Ito yung Ali, Sophia, and Jam. Ayan yung mga nagustuhan ko. Don't get me wrong, maganda din yung shade na hindi ko nagustuhan. Yun nga lang, itong si Yumi, maganda din yung shade nito. Yun nga lang, out of 5, sa kanya ako merong na-feel sa lips ko. Parang, alam mo yung sugat, parang may sugat yung lips ko, tapos nag-sting siya, parang nilagyan ng alcohol, parang ganun, sa kanya may nag-react yung lips ko. Tapos ito namang si Christine, maganda din tong shade na to guys, kaya lang kasi ang hirap niyang i-apply, parang natuyo or something, parang dry, tapos walang lumalabas na product dito, kaya parang swipe ako ng swipe. And para naman sa shades guys, pagka tinignan mo siya ng ganyan, ayan, parang hindi siya nalalayo sa isa't isa, pero pagka ginamit mo na siya sa lips mo, kasi yung swatches naman guys, iba yung skin natin dito, or iba yung skin natin sa ibang part ng body natin, sa skin natin, sa lips natin. So, iba talaga yung magiging color payoff nito sa lips ko. Iba-iba naman siya, in fairness. Pero yung parang magkakapatid lang talaga sila, malapit sila sa bricked brownish na may pagka-reddish, brick color. Puro ganun lang yung shade range niya. So, kung meron kang isang nagustuhan dito sa shade na to, isa o dalawa, feeling ko okay na kung isa lang ko, itatry mo lang. Parang ganun. Kasi halos magkakahawig sila. Pero pagka sa lips, makikita mo yung pagkakaiba nila guys eh. Yung suot ko mga pala is, what's this? Ano ba yung suot ko? Ali. Ali yung suot ko. Tapos, ang napansin ko din, negative siguro to, sa negative side. Pag in-apply mo siya sa lips mo, para siyang, alam mo yung semento, yung color ha, yung kulay, hindi yung feeling. Kasi lightweight nga siya. Yung kulay niya, at first, nagda-dark siya kasi basa siya. Alam mo, di ba, pagkabasa yung cement, or siguro yung clay na lang, clay mask na, semento talaga, no? Clay mask na lang, at least skincare yon para malapit-lapit. Kapag basa pa yung clay mask, di ba, dark yung color niya. And then kapag natuyo na siya, nagiging maabo yung color niya. So, ganun yung nangyayari sa kanya. And, ang naging hack ko, para mas even out yung pagka-powder
powder matte niya sa akin para walang yung tipong patsi-patsi. May chance kasi maganon kasi yung applicator na roller, parang may part na mas marami nalalagay, tapos may part na konti na ilalagay, eh hindi mo siya maganon. Yung ganyan, hindi mo siya maganyan kasi powder matte nga siya, guys. And nagsiset siya sa powder matte in an instant. Pero hindi naman yung as in matigas kasi nga lightweight siya. Ang naging hack ko, guys, medyo madumi na, guys, ha. Wipes, wet wipes, guys. Tapos, ganyan. Tapos, di ba, nababasa siya. Tapos, saka ko siya igaganyan. Yes, nababawasan yung product. Pero, pwede naman kayo magdagdag. Tapos, ganyan ulit yung gawin nyo. Mas okay nga siya kapag yung konti lang, eh. Kaysa yung as in parang liquid matte lipstick na siya. For me, mas okay itong ganun. Tapos, parang nagkakaroon siya ng gradient effect. Hindi ko alam kung positive or negative yon kasi hindi siya even tignan in person. Yung ditong part, sa inner part, di ba iba yung skin natin dyan, sa lips natin? Parang mas nagiging ancient. Napapansin nyo? Iba yung color payoff niya dyan sa part na yan. Pero, hindi siya naman masamang tignan for me. Parang nagiging gradient effect na siya eh. So, ayan. Ganyan. And I don't think na pwede siyang gamitin sa cheeks. Kasi nga, iba yung formulation niya. Powder matte siya. Hindi siya yung velvety. Powder matte talaga. In a water base. Yun talaga siya. For me, magagamit ko siya. Lalo na kung dito lang naman ako sa bahay. Pero, advice ko sa inyo, kung bibili man kayo nito, kung gagamit man kayo ng ganitong product, baunin nyo siya sa kit ninyo, sa bag ninyo, sa purse ninyo, kasi mabilis lang siya matanggal. So, kung kakain kayo, iinom kayo, and maghapon kayong nasa labas, matatanggal at matatanggal siya. Lalo na kung kayo yung tipo ng tao na nagli-leak ng lips, nasasanay na ganon. Ayun, hindi siya yung tipo ng tint na long-lasting, na may stain talaga siyang maiiwan, hindi siya yung ganung tipo. Feeling ko mas okay to kung yung applicator niya is doe-foot applicator para mas even out, mas control mo yung product na mailalagay mo sa lips. So that's it for today. Thank you so much for watching, guys. Sana nakatulong ako sa inyo na malaman kung ano bang performance nitong product na to. Kung nag-explore kayo ng mga new product, makeup na medyo kakaiba kasi ngayon lang ako nakapag-try ng powder matte stain. If you're not yet subscribed, guys, please do subscribe by hitting that red button below. And kung meron kayong comments or any suggestions, comment lang kayo sa comment section sa baba. And try natin gawin yan sa mga susunod nating mga video. See you in my next one, guys. Bye-bye! Bye-bye ako!